Welcome po sa Buhay Pinoy sa Amerika. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin yung mga red flags kapag ang isang tao, ang isang kaibigan o isang kakilala o kababayan ay toxic. Sino ang mga toxic na tao? Sila yung hindi nakakatulong. Sila yung mga tao na masayang-masaya sila na nakikitang nahihirapan ka, masayang-masaya sila nakikita na nalulugmok ka. At gagawa sila ng paraan para makita nila na nagiging malaimpyerno ang buhay mo. Diba? So, friends and colleagues should be sources of support and encouragement. Laging natin yan parang basic outlook sa buhay na kapag may kaibigan ako, kapag meron akong mga katrabaho, kababayan sa abroad, sila yung sources of support and encouragement ko. Sila yung magpapalakas sa akin. Pero, paano kung hindi? Diba? Ito yung 10 red flags to watch out. Kapag sa tingin mo ay ang relationship nyo ng kaibigan mo ay toxic. Number one, they are constantly negative. Ayun, they always seem to find the downside of any situation. And their negativity can be draining. Wala ka ng ibang narinig, kundi lahat na lang ng whining, sabi niya mga Amerikano. Puro na lang reklamo. Reklamo dito, reklamo dyan. Ay, ganito na naman ang mangyayari sa buhay. Ay, ang pagod, ang nakakapagod ang buhay. Ay, magsasaing na naman ako. Ay, magpapadala naman ng pera sa Pilipinas. Lahat na lang negative. Yan ang isang indikasyon ng isang tao ay toxic. Number two, they are gossips. They love to spread rumors about other people. So, kung ang isang tao, kahit kababayan mo pa yan o kaibigan mo, ay may capacity na magwasak ng buhay ng ibang tao, chances are, ikaw na ang susunod. So, isipin mo mabuti yan, di ba? Siguradong sa mga susunod na panahon, ikaw naman ang sasaksakin yan sa likod, di ba? So, pag-ingatan mo na ang mga sikreto mo sa buhay kasi darating na kayo dyan, di ba? Sabi nga niyan, parating na kayo sa exciting part. Number three, they are critical. They are never happy with your accomplishments and they always find something to criticize. Sabi mo, alam mo ba akong employee of the month sa department namin, sasabihin sa'yo, Jesus, lahat naman employee of the month eh. O, diba? So, wala ka nang sinabing tama, wala ka nang sinabing mabuti. Lahat na lang tinira niya. They're very critical na tao. Number four, they are manipulative. So, they try to control you to get, to do things that you don't want to do. For example, sasabihin niya, tara, mag-absent tayo. Maglakad-lakad lang tayo dyan sa park o mag-shopping tayo. Tara, galitin natin yung boss natin. Kapag ganyan ang sitwasyon, medyo alanganin tayo dyan. Di ba? Manipulative yan. Toxic yan. Number five, they are takers, not givers. They're always asking for favors. Pwede mong makahiram. Sa sweldo lang. Pagdating na sweldo, nakalimutan na. Di ba? Pawardi-wardi na. But they are never there for you when you need them. So, ito yung mahirap na lahat na lang papunta sa kanya yung biyaya. Pero sa panahon na kailangan mo siya, wala siya. Number six, they are jealous of your success. They can't be happy for you when you achieve something good. Parang pinagbagsakan siya ng langit at lupa nung sinabi mo na na-promote ka. Bakit kaya ganun, di ba? Sasabihin sa'yo, halimbawa, housemate mo, uy, alam mo ba, na-promote ako kahapon. Tapos sasabihin sa'yo, sus, na-promote ka pala, ikaw na magsaing, ikaw na magluto ng hapunan natin. O, di ba? Simpleng bagay lang, mga indikasyon, pero yung toxicity lumalabas na talaga. Another one is, they are always the victim. So, mga feeling victim. They never take responsibility for their own actions and always blame others for
for their problems. Ikaw may kasalanan dahil in-invite mo akong umattend doon sa party. Tuloy, napahiya tayo, yung mga ganon. And number 8, they are disrespectful. They put you down or make fun of you either directly or indirectly. So yun, related ito dun sa backstabber na characteristic. Dahil pagdating sa ibang tao kaaway ka na, pero roommates kayo sa dorm. Number 9, they lie to you. You can't trust them to be honest with you kasi marami ng pagkakataon na nagsinungaling. Halimbawa, ginamit yung damit mo. Pagdating mo, nasa labahan yung damit mo, yung pala ginamit niya. Tapos sasabihin sa'yo, ay, sorry, hindi ko alam, akala ko akin yan. Ayun. Yun na yun. So, paulit-ulit na nangyayari yan. Diba? Uy, bakit kaya nabawasan ng konti ang pera ko dito? Sasabihin niya, ay, sorry, hiniram ko pala. Yun, kung hindi mo natiklo, hindi siya aangal. Number 10, they make you feel bad about yourself. So after spending some time with them, you feel drained, anxious, and upset. May mga ganyang tao, di ba? Akala natin personality conflict lang. Pero ito yung klase ng mga tao na ang bigat-bigat nilang dalhin. Very high maintenance sila. Sabi nga niyan, kailangan kong uminom ng gamot para maging maayos ang buhay ko. Just because kasama ko siya maghapon. Na-experience niyo na rin ba yan? Ito yun. Ito yung mga klase ng taong toxic. So, if you recognize any of these red flags in a friend or colleague, maaring it's time to step back a little bit from the relationship. Kasi, tandaan mo, hindi mo goal sa buhay ang kontrolin ng kanilang behavior. But you can control how much you let them impact your life. Ang importante sa atin, mental health. Diba? Kailangan maayos ang mental health ko para makapagtrabaho ko ng maayos, para yung goal ko sa buhay ko ay ma-achieve ko. At kung ikaw na wala ka ng ibang ginawa, kundi busitin ako, ay hindi ka hihinto sa mga ginagawa mong kaingingan, edi goodbye. Diba? So, yun. So, we have to have some kind of courage in ourselves para ma-prevent sila. We have to create some boundaries. Kasi kailangan natin yun. Hindi, wag mong isipin na, ay, kawawa naman siya. Hindi. Ang unang isipin mo ang sarili mo. Kapag nahirapan ka, ikaw din. Hindi mo ma-achieve yung goal mo. Tandaan mo, napapadala ka ng pera sa Pilipinas sa mga mahal mo sa buhay. At hindi yung kaibigan mo o yung roommate mo ang dahilan kung bakit nandito ka sa abroad. Ayun. Sana may nakuha kayong konting insight dito sa episode natin ngayon.